Hey guys, welcome back sa Lucky Moon Girl 7. Kumusta po kayo, mga ating dude? Na-miss ko po kayo. Nawa na sa mabuti kayong kalagayan at maganda ang inyong kalusugan. Ang bulsa ay namumutok-mutok sa pera, ang inyong mga wallet dyan. At ang yon, ang inyong mga relasyon, kung ano mang uri ng relasyon ay napakaganda po at napaka-positibo. So, ngayon po guys, subukan po natin itong weekly reading, June 7 hanggang June 13 po. Yan, mag-weekly reading po tayo. At tungkol po ito sa pag-ibig at sa inyo pong pananalapi, trabaho, negosyo o kung ano mang proyekto po na nagdadala sa inyo o nagpapasok sa inyo ng pera. Yan, guys. So, water signs po tayo. Okay, sa lahat po ng water signs at ang mga mensahe po na ito mula sa spirit realm at sa mga ancestors po natin at kay universe ay para po sa mga water signs. So, lahat po ng water signs, Cancer, Scorpio, Pisces, okay, para po ito sa collective, male o female po. Basta po kayo ay ang zodiac sign ninyo ay Cancer, Scorpio, or Pisces, pasok na pasok po kayo dito sa water signs reading po ninyo, pag-ibig at pananalapi. Weekly, okay, June 7 hanggang June 13 po. At dahil timeless po ito, maaring magtuloy-tuloy, maganda ang flow, lalo na mga positibong magre-resonate po sa inyo ngayong 7, June 7 hanggang June 7, 13 ay dumiretso po hanggang sa mga susunod na buwan. So, kumbaga yung mga positibo ay mag-uumpisa ngayong 7 hanggang 13 ng June. Okay guys, maraming salamat po sa mga nag-subscribe, sa mga cross-watchers, thank you so much din po sa mga nagle-like, nag-share, nagko-comment po, maraming salamat po. Sobrang na-appreciate ko po yan. So, unahin po natin. Okay. So, ito po para sa lahat. Collective, timeless reading po ito. General, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Okay, guys? So, weekly, June 7 hanggang June 13. Alright. Para po sa mga Cancer, Scorpio, at Pisces. Wow. So, unahin po muna natin sa relationship, no? Relasyon. Iba-ibang uri ng relasyon. Romantiko, pampamilya, pangkaibigan, di ba? Guys, so, depende po sa scenario o sa sitwasyon po ninyo ngayon kung ano po yung, saan po kayo gusto nyong mag-focus sa anong klaseng relasyon. At yung mga tanong po ninyo, ay subukan nating masagot dito. So, wow! Yan, ito na. Huwag na natin patagalin. Ooh! 10 of Swords. Okay guys. So ilalatag ko po muna lahat ng cards. Then mamaya ay magme-meditate ako saglit. Okay, 9 of Cups para po sa ano pa yung mga yung mas malalim na mensahe ng bawat cards. Okay guys. Oh, ano ito? Death card. Spirit guides, please tulungan mo po kami bigyan mga accurate po, mga saktong-saktong mensahe po para sa kanila. Sa ating pong mga Cancer, Scorpio, at Pisces. Alright. High Priestess. Wow. Ang laking wow nito. Okay guys, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot dahil meron kayong mga 10 of Swords dito. May 10 of Swords at meron kayong Death. Hindi ko po nakikitang sobrang negative po nito. At ito po ay negatibo na makakatulong at magta-transmute. Okay. Ito pong negatibo ay magta-transmute o magiging positibo po yan. Basta mamaya, hihimayin po natin. Temperance, upright, sana lang po. 3 of Cups, upright. Okay.
Usod natin yan. Guys, eto na lang. Pananalapi. Para sa ating mga Cancer, Scorpio, Pisces, babae man o lalaki, o ano pong inyong sexual preference, kasama na po dito ang mga mahal na mahal po natin mga LGBT group. Kasama po kayo dyan. Wala po kong iiwanan. Lahat po kayo. Sama-sama po tayo dito. Welcome na welcome po lahat. Lahat-lahat. Okay, guys? Wow. Protected. Protected. Ano pa po? Sa pananalapi. Strength. Sensitivity. Alright guys, tuloy lang tayo. Huwag kayong mainip. Ito pa. Okay. Wow. Healer. Para po sa ating mga Cancer, Scorpio, Pisces. Heart's Desires. Sa pa po. Mukhang ginaganahan yung ating cards. Wow! School! Isa pa daw. Okay. Sige po. Sunod lang naman ako. Okay. Isa pa daw eh. Sige. Wow! Spiritual teacher. Okay. Gets ko na. Gets ko na po. Gets ko na. My healer, my heart's desire, spiritual teacher, school. Wow. Napakaganda. At, hingi pa tayo dito ng mga additional. Okay, karagdagan pang mga mensahe. Yellow. Okay. Yellow. You are likely to have good luck by your stride when it comes to your financial condition. You may receive pleasant monetary surprises like like salary rise, increased profits, or huge amount of money from an unexpected source. Any money stuck anywhere is likely to reach you eventually. Alright, so ulitin ko po. You are likely to have good luck by your stride when it comes to your financial condition. You may receive pleasant monetary surprises like salary rise, increased profits, or huge amount of money from an unexpected source. Any money stuck anywhere is likely to reach you eventually. Wow! Napakagandang mensahe. Isa pa po. Isa pa raw po. Isa na lang na yellow din. Okay. So, ito po. Okay. You may engage yourself in work and this will earn you benefits as you may impress your boss and people around you. There may be issues with business associated, but things will get better and problems will come to an end soon. Ulit. Ulit guys ha. Okay. You may engage yourself in work and this will earn you benefits as you may impress your boss and people around you. There may be issues with business associated, but things will get better and problems will come to an end soon. Amazing. Napakagandang mensahe po. Okay, simulan na natin guys. Eto na. Alright, so guys, tama-tama po itong weekly reading po para sa mga water signs na Cancer, Scorpio, Pisces. Kasi nandito po yung mga energy or yung zodiac sign or yung element po ninyo ng katubigan. Yan. Emotions, love, passion,
compassion, empathy, pagmamahal, walang hanggang, walang kapantay o walang limitasyong pagmamahal. Okay guys, ito po yung High Priestess Pisces Energy. Nandito po talaga, present na present po kayo ngayon dito sa weekly. Dito po sa spread, ito pong Cancer Scorpio Pisces na reading. Ito pong Nine of Cups. Okay, so Cancer Scorpio Pisces energy or sign. At isa pa rin, water. Okay, water energy. Three of Cups. So, hunain muna natin sa pag-ibig o relasyon, guys. Sa mga may problema, kasi nakikita ko po dito na may mga tensions, may mga conflicts, may mga argumento, may mga di pagkakaunawaan, pwedeng sakitan physical o emotional, pati na rin sa isipan ay naapektuhan dahil po sa mga mga sobrang negatibo po nito o yung pasakit o hirap sa relasyon, sa romance po sa pag-ibig, sa mga relasyon po dyan na medyo may mga pagsubok na dinaraanan po ngayong June o nung mga nakaraan pa. Nakita ko dito mga 10 buwan na noon pa, mga 10 buwan na iniinda yung ganitong problema o pagsubok sa relasyon. Heavy energy po ito, medyo negatibo po talaga ito. Meron dyan po sa inyo na mapapagod na, okay? Mauumay na, mananawa na, kumbaga, masasagad-sagad na sa hindi magandang nangyayari sa relasyon at maaring yung partner o ikaw mismo ay mag-decide na tapusin na ito, na sagad na, tama na. Okay? Matatapos, may nakikita ako ditong ending dahil nga dito sa number 10, ending of a karmic cycle o difficult o sobrang hirap at maaring hindi na makakabuti para sa inyo pareho. So yan, ilan lang po, hindi ko po ito nakita sa marami. Okay, Cancer, Scorpio, Pisces, maaring may matapos po na relasyon dahil hindi na makakabuti para po sa inyong dalawa o sa inyong pong relasyon. At ito ay magdudulot po ng healing. Healing pareho sa inyo, forgiveness, kapatawaran, mapapatawad mo sarili mo o mapapatawad mo ang yung may kasalanan na kapartner mo. Okay? Jowa man yan, asawa, basta may matatapos. Maari din naman na kung ano man ang sa mga mag-asawa naman na may kinakaharap na problema, okay, pinasyal man yan o emosyonal o sa relasyon, pagsubok na matindi, as in talagang sinusubok talaga kayo kasalukuyan, okay, ng mga nakaraang buwan pa, ay sinusubok po kayo. Ngayon pong June 7 hanggang 13 ay talagang ito yung pinakahuling pagsubok na sobrang tindi na nakikita ko pong malalagpasan po ninyo. Dahil pareho po kayong dito, yung temperance, ito po yung temperance card, or ito po yung energy ng nandito yung pagtanggap. Kikilalanin mo, tatanggapin ninyo pareho ng partner mo, asawa man yan, o boyfriend, o girlfriend, ay tatanggapin, kikilalanin mo yung problema na kinakaharap nyo at haharapin nyo pareho kung ano man yung problema na yan, pera man yan o relasyon. Okay? Dito sa Ten of Swords na nakaka-apekto masyado sa inyong isipan. Nakaka-stress. Sa sobrang stress at walang pahinga ang isip. Yan. At ang kalooban. Kasi kung makikita nyo guys, ang tusok dito ay sa halos buong katawan. Okay? Pati na rin sa puso. Dito bandang puso. So, nandito rin yung heartaches. So, financial man yan o emotional sa relasyon ay mapagtatagumpayan at almost completion. Huwag kayo mag-alala kasi matatapos at matatapos. Kung hindi pa ngayong 7 hanggang 13
ay maghintay lang daw mga palipasin mo pa ang 6 na araw o 6 na linggo. Okay, 9 weeks or 9 days. Nakita ko dito, 6 o pwedeng siya baligtaran. Okay, 6 or 9 days ay magiging maayos din. Matatapos at matatapos dahil meron kang ending. Parehong ending, guys. Major arcana itong death card. So, magiging significant po yan sa inyo. Kung sino man yung nakikita ko dito, very significant, ilan po sa inyo ang may hirap talagang dinaranas ngayon sa pera o sa relasyon ay parehong ending card po ito. Itong death card, itong at itong 10 of swords, ending, 10, new beginning. Pagtapos ng 1 ay balik to 0, 'di ba? Mag-start, magpapanibago. At almost completion naman itong halos patapos na yung karmic cycle at magiging masaya. Ito yung emotional fulfillment, wishful good. Ito na naman tayo. Eh, bulbul na naman yung dila ko. Ito yung katuparan ng mga hiling at panalangin mo. At ang yung katuparan na yan at yung mga hiniling mo ay kung higit, nakikita ko mga siyam pa yan eh, siyam na mga panalangin o wishes ay matutupad yan. Okay, maaring sabay-sabay o sunod-sunod. Okay, at magsimula ngayong itong 7 hanggang 13 ng June. At nako, ang ganda nito. Talagang kung sa pera man yan, emotional at material success ito eh. Andito ka na, konti na lang. Okay? Konting tiis at pasensya. Okay? Relasyon man yan o relasyon, pag-ibig, romantiko, anong klaseng relasyon, sa pamilya, sa kaibigan, sa mga kasama sa trabaho, sa boss, sa lahat-lahat ng mga tao na kapaligid sa'yo, sa kliyente mo, sa business partner mo. So, iyan po ay haba ng pasensya at detailed oriented din dito. At nakikita ko na ang ilan po sa inyo kung sa business man yan o sa trabaho ay masyado ng para talagang para kang meron kang laser eye na yung pagtingin mo sa angulo kung sa sitwasyon o sa mga dokumento, mga papeles o kung ano man yung paperwork na may kinalam sa trabaho o emails, basta nakita ko na sobrang maingat ka na ngayon. Okay? Sobrang maingat ka na. Chine-check mo. Yung parang bird's eye. Alam niyo yun, guys, na parang ultimong kaliit-liitang kung ano ma, may particular na dokumento kang kailangan i-review. Okay? I-assess. At babasahin mo isa-isa. At ultimong kaliit-liitang detalye ay makikita mo talaga. At napakalinaw talaga ng ano, ng may clarity, napakalinaw ng pag-unawa at pagtingin mo sa kahit kaliit-liitang detalye. Kung ano man yan, saan man yan, saang parte o area ng iyong buhay, pag-ibig man o pera. So, nakikita ko po sa inyo, Pisces energy, High Priestess, ay yung mga ano po na, yung inyo pong, kung, ang nakita ko, ang ilan po sa inyo ay interesado sa pagpapalawig pa o pagtaas pa ng antas ng inyong pong pang-spiritual. Okay? Yung inyong spiritual or energetically yung inyong pong hindi lang physical na katawan. Okay? Energy body, spiritual, ay yung iba ay ngayong linggo na to, itong 7 hanggang 13 ay mas magiging interesado ka sa pag-practice pa ng mga spiritual practices or rituals na mas maiintindihan mo yung kaloob-looban mo talaga. Mas makikilala mo yung sarili mo at kung paano ka kumonekta kay universe, sa ancestors mo, sa mga yumaong mga mahal sa buhay na pinaniniwalaan mong naging gabay mo na sila matagal na.
at mas magiging madali sa iyong kumonekta. May mga initials din ako nakita dito, maaring kinalaman sa iyo, may connection sa iyo, o importante sa iyo, o mga taong makakatulong sa iyo, mga right people, okay, na gagawing instrumento ni universe na magdadala sa iyo doon sa right path o doon sa soul's journey o yung sa sinasabing dream job mo o yung pangarap mo na masayang pamilya, masayang buhay, ganon. Nakikita ko dito ID J. Meron ding letter C ang initial. Okay? Letter C. May letter M. Maaring may kakilala ka o importante sa yung tao na pinangangalagaan mo. Letter M, okay? May letter B, J, may letter C, may letter K, okay, yun lang. M, yan. Pero mas naririnig ko dito ay letter M at letter J, okay? So, maaring, yan. Yung mga initial yan. So, may nakita ko dito sa Three of Cups na may itong week na to, 7 hanggang 13 ng June, ay may mga matitino. As in talaga mga solid mo na tropa o mga kaibigan, yung sobrang malapit sa'yo na ang tagal na, ilang taon na kayo, ilang dekada na, as in, ilang piraso man lang man sila o marami. Nakita ko dito three or more. Mahigit sa tatlo, pero tatlong nakita kong matitino as in solid talaga na mga kaibigan na matagal na na maaring makatulong sa'yo sa iyong kung ano man kinakaharap mo na problema ngayon sa relasyon. Iba-ibang uri ng relasyon. Depende po sa senaryo nyo, guys, sa sitwasyon nyo ngayon. At itong mga matitinong kaibigan mo ay hindi ka talaga iiwanan. Makakachat mo man online, o mabibideo call mo, o magzoom kayo, o magtatawagan kayo sa telepono, chat, text, tawagan, o personal, magkita-kita, ay mararamdaman mo talagang nandyan yung suporta nila sa'yo. At willing din silang tumulong sa problema mo kung sa relasyon man yan. Kahit sa pera, makakatulong din sila. Guys, huwag mahiya. Huwag mahihiyang tumanggap. Okay? Huwag mahiyang tumanggap ng mga biyaya galing kay universe. Dahil nakikita ko marami kang matatanggap. Okay? Ng mga kaperahan dyan, yan, swerte, tanggapin nyo lang, tanggap, kasi kayo po ay, nakikita ko na noon pa, ay sige lang din ang, wala kayong pakundangan na kahit walang matira para sa inyo, basta ang gusto nyo lang ay makatulong sa family, makatulong sa mga kaibigan, sa mga nangangailangan, okay, hindi kayo masyadong, yung sarili nyo, yung inyong iniisip. Pero nakikita ko sa ilan po sa inyo ay nagiging practical na rin, guys. Nagiging practical na rin na nag-aalat, kumbaga nagtatabi na rin na, or naghahati-hati na rin pagdating sa financial ay ito para sa pamilya ko, ito para sa akin, ito para sa anak ko, ito para sa kapatid ko, ito para dun sa mga street children, ito dun para sa mga sa charity na huhulugan ko para magdo-donate para online, mga ganun. Depende po, guys, sa scenario po ninyo. Pero nakita ko na mahilig talaga kayo, nakita ko na mas magiging interesado kayong makatulong sa iba. Pwedeng online, pwedeng via internet or bank account, yan, nakita ko, pwedeng yung madaanan nyo lang na may na malimos sa inyo ay mas magiging ano ka ngayon, yung magbibigay. Kasi nakita ko na itong mga nakaraang linggo ay may mga natatanggap kang biyaya at ayaw mong solohin yon. Yung mga biyaya na yon ay mas gusto mong, mas masaya ka pag yon ay binabahagi mo sa iba o pati sa mga miyembro ng pamilya, sa mga kaibigan. Nakita ko dyan sa inyo na
kasi napaka ito nga, dahil may sensitivity ka, basahin ko guys ha. You're becoming more sensitive and need to make changes accordingly. Ang nakita ko po dito, ang ilan po sa inyo ay nagiging masyadong sensitibo. Hindi sa negatibong paraan. Sensitibo ka na kahit na hindi mo kaklose yung kapitbahay mo, okay, na dati ay nagbibigay sa iyo ng mga ulam-ulam dyan o kung anong meron sila, ay maiisip mo rin na parang hindi naman dahil sa may utang na loob ka, maiisip mo rin na mag-share ka rin o pati sa mga hindi mo kakilala na nakikita mo na nararamdaman mo na nangangailangan ng tulong ay sa kahit anong paraan, pwedeng sa salita, pwedeng sa counseling, pwedeng sa advice, pwedeng sa pera, pwedeng kung ano man yung paraan mo, paano ka makatulong. O pwedeng magtuturo ka kasi may nakita kong school, merong spiritual teacher, maaring healer kasi nga may healer dito. Pwedeng ang ilan po sa inyo ay nurse, doctor, or frontliner, yan, na ang priority ay makatulong po sa humanity, sa maraming tao, healer, pwede rin po na through social media, or internet, or online, or videos, vlog, or blog, diba, may website ka, o kung ano man, kung paano, podcast, ayan, live streaming, iba-ibang paraan, paano mo ibabahagi, kung ikaw man ay may experience sa, talagang sa medical field ka, kumbaga may alam ka talaga, at ayaw mong isuluhin lang yung mga nalaman mo, gusto mo makatulong sa iba sa pamamagitan na pag-share ng videos mo, pagtuturo kung ano yung alam mo nang wala kang hinihinging kapalit. Ma-monetize man yung channel mo, yung mga videos mo o hindi, ang importante sa'yo ay makapag-share ka sa mga taong walang kakayahan na magpa-check up, pumunta pa sa hospital. May mga online ganyan na nagtumutulong na yun nga, na nagpapakonsulta ng walang bayad, mga ganon. Iba-ibang paraan guys para makatulong, at nakita ko po dito ay ito talaga, kung ano man yung business man yan, okay, negosyo mo, maliit o malaki, kung ano man yung hilig mo, yung hobby mo, yung masaya ka na ginagawa mo pero kumikita ka naman o alam mong kikita ka naman, ay ituloy mo lang yan, dahil yan ang malamang ito yung sinasabing dream job o yung career path talaga na para sa iyo, yung nakatadhana na para sa iyo ay sundin mo. Kung gusto mo magpalit ng ngayon, magpalit, nakikita ko kung may magpapalit ng career o ng trabaho o gustong mag-abroad, pwede po, pero sa pag-abroad nakikita ko ay hindi pa agad-agad, hindi pa ngayong week na to guys. Maghintay ka paraw, maghihintay ka pa. Maaring 3 to 9 months pa guys bago talagang mag, alam niyo yung umarangkada. Kung matutuloy ka o hindi, doon mo malalaman after paglipas pa ng 3 to 9 months, yan. Or 3 to 9 weeks. Heart's desires, okay. The angels are supporting, guiding, and protecting you as your dreams become a reality. O, diba? O, yung mga, yung nagpa-fantasize lang, nag-i-imagine lang dati na gusto ko ng ganitong bahay, gusto ko ng ganitong negosyo, gusto ko ng ganitong, kung ano man yung pangarap mo. Gusto ko magkaroon ng masayang pamilya, gusto ko na makilala si the one. Magkakaroon ka na ng mga signs, okay? Padadalan ka ng signs ni universe, huwag kang mag-alala. Kasi, pakiramdaman mo lang, kasi nga malakas ang iyong intuition ngayong week na to. At, wow. Tama-tama, dahil magpo-full moon, mas malakas. Yung mga drawn to spirituality, yung mga masyadong interested sa mga astrology, tarot readings, sa spirituality, okay, yung mga interested sa ganyan ay yung may mga malalakasang psychic power or intuition ay mas lalakas ngayon yan, ngayong magfo-full moon, 6 yata, okay? Oo, 6.
kung di ako nagkakamali, ngayong June 6. So, 7, meron pa yan. Malaki pang buwan yan. Kung mag-start tayo ng 7, di ba? 7 to 13. So, malaki pa rin. Full moon pa rin yan, guys. So, ang ilan po sa inyo ay maaring ang magdadasal. Nakita ko, magdadasal ka sa altar, magsisindi ka ng kandila, maaring magsunog ka ng laurel, o kung ano man yung pinaniniwalaan mo na panalangin, o kung ano mang ritual, ay basta sa liwanag, guys, ha? Wala yung, wag yung sa, yung mga pangmangkukulam, guys, yung mga sa kadiliman na makapangyarihan. Wag tayo dyan, kasi talagang, alam nyo na kung saan ng ano yan, kahihinat na yan. Hindi magandang outcome yan, guys. Very, very low vibration of frequency. Dadaling kayo sa pinaka mababang frequency at kahit anong gawin nyo mag-manifest o mag-attract ng mga magaganda para sa buhay nyo, mga positibo, ay maghihirapan po kayo kasi very low ang frequency. Doon po kayo sa positibo at sa liwanag at mas madaling mag-attract ng love, money, okay, abundance, kasaganaan, magandang buhay, malusog na katawan, lahat-lahat na katuparan ng pangarap ay doon lang po tayo lagi sa liwanag, guys. Panalangin, panalangin bago ang lahat. Bago magsindi ng kandila, bago mag-wish, manalangin muna. At manalangin ka muna bago mo sindihan yung kandila mo at para mas maging epektibo o masyadong, kumbaga, powerful. Yan, maging sobrang powerful at mas mabilis mag-manifest o maging totoo yung inyong pong wish o yung inyong pong panalangin. So, nakikita kong ilan po sa inyo. Ay talagang, yun na, healer. Pareho pa naman. May healer, okay, pwedeng medical field o pwedeng nakikita ko marami po sa inyo spiritual, okay, spiritual teacher, healer na rin. Okay, you heal with your classes, sessions, and seminars. So, seminars. So, pwede ito ay magtuturo ka online. Pwedeng hindi. Pwede rin namang hindi. Personal na magtuturo ka. Pero nakita ko dito, mas higit yung online na mag-share ka, magtuturo ka ng iyong, lalo na ng patungkol po sa spirituality. Yan, strength. Okay, ito, hindi talaga lalabas tong strength card kung hindi kayo dumaraan o dadaan sa ganito. Kung hindi nyo malagpasan ang ganitong sitwasyon sa money o sa relasyon. Itong 10 of swords at itong death card. Guys, okay, guys, ito ah. Ito pong death card ay huwag nyo pong interpret as death, as may mamamatay. May mamamatay sa pamilya, may mamamatay na kung ano man yung mamamatay. Mamamatay na puso, mamamatay na pagmamahal. Wala pong ganun, guys, ha. Huwag nyo pong i-interpret yan as yung mamamatay, as in literally death. Ito pong death ay katapusan, okay? Kamatayan, katapusan po nito. Ito po yung sinasabi dyan. Katapusan ng hirap, toxic relationship, mahirap na sitwasyon, mahirap na relasyon, okay, hirap sa pera, yan. Yan po yung matatapos, yung paghihirap niyan. At kaya nga, lumabas ito. Sorry guys, ang dami kong kasasabi, nagsasabay-sabay na siya. Sa laki ng bunga nga ko, as in talaga. Sorry guys. Ang dami gustong lumabas sa mga mensahe. Kaya, pasensya niya na akong nagkakabulol-buhol. Ay, bulol na buhol pa ang dila ko. So, yun. Strength. Yan. Eto, hindi talaga lalabas kung wala kang pinagdaraan ng ganitong sobrang hirap. Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. Ay, tama lang. Tama lang. Okay. Yan yung magpapatatag talaga sa'yo. Kitang-kita na water signs, masyadong emotional, okay? Pero grounded kayo kasi kayo yung hindi nagpapatangay sa, alam nyo yun, sa yung alon, di ba guys, yung malakas na alon. Dun kayo sa ano eh, sa buhangin. Yan, nakikita ko dyan na doon kayo sa buhangin, nakakapit yung mga paa niyo, yung mga galamay, kung ano man yan, na nakakapit sa grounded, sa buhangin, sa lupa, na
kung ano man yung mga problema, kasi yung ano, diba guys, yung alon, problema yan eh, matinding problema yan. Pero dahil yung energy mo ay hindi ka nagpapatahay talaga sa problema o sa yung alon o agos ng tubig, ay kumakapit ka dun sa buhangin at umuusod ka dito ka sa buhangin, grounded, yan. Tamang-tama talaga dito sa strength na kapit, kumakapit talaga sa earth, okay? Kahit na water energy ka, hindi ka nagpapatangay na lang sa problema. Gagawan mo ng paraan na kumapit at tatagan at malalagpasan, ito po, yan, kung ano mang problema. At napaganda, ito ay masaya, napaka-positibong energy ng Nine of Cups. At mas mabigat dito yung healing, yung nakita ko spiritual talaga guys. Mas ano na kayo, yung mas malalim na yung faith, yung pananaw o yung paniniwala ninyo sa pagdating sa spirituality. Napakaganda nito. At protected. Wow. You are safe and supported while you change your career. O tama, 'di ba guys, naalala niyo kanina nabanggit ko yung sa career, kung may mga gustong magpalit ng career, pwede po ngayong linggo ay pagplanuhan niyo po muna. Siguraduhin niyo po muna kung talagang gusto niyo magpalit, pero huwag kang mag-alala. Okay, kung mapagdesisyonan mo nga na mag-proceed sa susunod na mga linggo na magpalit ng career, ay safe and protected ka, kaya huwag ka mag-alala. At pati na rin sa pera, nakikita ko dito guys na kung meron kang business, okay, kung meron kang karagdagan pang gusto mong pagkakitaan bukod sa iyong trabaho, sa regular na trabaho, ay yes daw. Okay? Yes ang sagot. Safe and supported ka kung gusto mo pang magdagdag ng iba pang pagkakitaan, yung source ng income ninyo. Okay. So, school. Wow. Ang ganda. May spiritual teacher, tapos may school. O, diba guys? Nagko-connect talaga. Hindi literal na school, napupunta ka ng school, magpapa-enroll ka. So, ang nakita ko dito ay pwede mo itong idaan sa online, mga online course, o ikaw mismo, self-study, manonood ng mga videos na may matututunan ka na makakatulong pa sa ito, paglawig o expansion pa o pagpapalalim pa ng spirituality mo, spiritual knowledge, okay, mga kaalaman sa spirituality. Yan, spiritual teacher, maaring healer ka, spiritual teacher ka, at kung hindi man, okay, spiritual o hindi, na may kinalaman sa inyong business, trabaho, career, pera, ang ilan po talaga nakita ko na magre-research ka, magdadagdag ka ng kaalaman, mag-aaral ka, may mga pag-aaralan ka, may mga babasahin ka, magre-review ka, maaring online yan. O maaring literal na libro na magbabasa ka para madagdagan ng iyong kaalaman, para naman ma-improve mo o madagdagan pa ang mga kaalaman na makakatulong sa iyo para magampanan mo ng tama, eksaktong-eksakto kung ano ang talagang dapat mong gampanan dito sa mundo, makatulong sa humanity, makatulong, masuportahan at matulungan mo sarili mo, pamilya mo at lahat ng mga nangangailangan sa iyo ng tulong. Spiritual man yan, pera, okay, emotional, sa isipan, makatulong ka sa isipan nila, magkaroon ng kaliwanagan. Napakaganda ng spread. Okay? So, kahit ano ba? Bulol. Kahit po, kitang-kita po natin dito na may malalaking problema, okay, na kinakaharap, pera at relasyon, ay huwag mag-alala. Okay, matatag ka, kitang-kita,
malalagpasan kahit ano man yan, problema, financial crisis, kung ano man yung problema sa pera o sa relasyon, malalagpasan. At huwag mag-alala dahil protected ka. Safe ka nga daw and supported. Ayan. Diba, guys? Oh. So, maaring guardian angel mo, ancestors, mga spirit realm, kung ano man, kung sino man yung pinaniniwalaan ninyo, ascended masters, kung sino po inyong kinakausap o kanino po kayo kumukonekta ng inyong sa pagdating sa spirituality, sa inyong paniniwala. Ayan. So guys, napakaganda. Yun, yung nakikita ko po sa ilan sa inyo ay yun niya, tama, ganun din. Matatapos yung mga problema sa pera, makakatanggap na mga benepisyo, may mga, yung boss mo, may impress mo, sabi nga dito sa mensahe sa inyo. Kung ano man yung mga issue sa business, okay, o sa proyekto po ninyo, kung ano man yan, sa inyo pong regular na trabaho, kung ano man mga issue na yan ay magiging mas maayos, mas magiging smooth, ang flow ng money ay maganda, balanse, tama. At yung mga, may mga swerteng darating, at iaayos nito yung kung ano man yung kondisyon na hindi ayos, hindi maganda ngayon itong mga nakaraang linggo. At wow, masusurpresa ka. Yung ilan ay madaragdagan ang sweldo. Okay? O makakabalita ka, may good news kang matatanggap na tungkol sa sweldo ngayon pong week na to. At yung ilan ay makakatanggap talaga ng malaking pera. Pwedeng ano po ito, makatanggap ng mana. Nakikita ko din dito. Pero napaka mabibilang sa daliri, makatanggap ng mana. May mga talagang matatanggap kayo na hindi mo inaasahan. Hindi mo talaga inaasahan na pera o regalo. Yan. Sa hindi mo inaasahang tao talaga. Wow. Hindi mo talaga maisip na, hala, bibigyan niya. Dumapaniwala, padadala niya ako, parang ganun. Bibigyan niya ako ng regalo? Wow! Money transfers, yan, ang ilan po sa inyo, mabibisi talaga na bumalik-balik sa mga remittance center. Ang galing. So yun, tama lang din, binabalase kasi yung pera na kita ko ang sa marami sa inyo ay puro palabas. Pero palabas ang pera na may katuturan, guys, ha? Hindi waldas. Ang ibig ko sabihin po dito ay palabas dahil puro katulong, tulong sa iba, tulong sa pamilya, puro suporta sa kanila. So halos walang natitira. Walang natitira, nakita ko, guys. Yung bang ganon. Pero huwag mahiya, tanggapin dahil may mga darating na hindi inaasahang swerte, biyaya, tulong. Okay, tanggapin niyo po yan para po talaga sa inyo yan. Okay, guys? So, ayan po ang reading po ninyo ngayong 7 hanggang 30 ng June. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video, guys. Sa mga magsasubscribe po, thank you po in advance. Nagkapasalamat na po ako. At huwag niyo po kalimutan na i-click din po yung bell katabi po nung subscribe na button. May bell po dyan na maliit. Yung kaparanggot na bell na yan ay pindutin nyo po yan, i-click nyo po yan para po updated na po kayo sa mga bago pong videos na yan po, na ma-upload ko po. Maraming salamat po. Ingat po kayo, guys. Love and light. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Mahal ko kayo, guys. Ingat po. God bless po. And peace!